Hello mga Meg! Welcome po sa channel Usapang Sikat. Sa video na ito ay makikilala nyo ng lubusan ang isa sa most beautiful and ageless beauty sa showbiz na si Christine Hermosa. Malalaman nyo sa video na ito ang kanyang biography or lifestyle, ang love story nila ng tatlong lalaking nakarelasyon niya, kung kailan at saan siya nagsimula sa kanyang karera, makikilala nyo ang kanyang mga anak at ang kanyang tatlong mga kapatid. At masisilip nyo rin sa video na ito ang kanilang bahay, mga negosyo at mga sasakyan. Pero bago natin ipagpatuloy mga Meg, please click the subscribe button and notification bell. Thank you! Si Christine Hermosa ay may tunay na pangalan na Ann Kirsten Esmeralda Hermosa Orile, na isang actress, model, endorser at entrepreneur na isinilang noong September 9, 1983 sa Quezon City. Siya ay nag-aral ng elementarya sa Quirino Elementary School at sa St. Anthony School. Nang lumipat ang kanang pamilya sa Laguna, ay nag-enroll siya sa Kolehiyo de San Pedro sa San Pedro, Laguna na malapit sa Pasita Complex upang ipagpatuloy ang kanyang remaining grade school at unang taon sa high school. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aral sa AB7 Learning Center pagkatapos nilang bumalik sa Manila. Natapos ni Christine ang kanyang high school sa Liberty High School. At sa college naman, ay natapos niya sa Robertstown University with an Associate Degree in Arts. At ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa University of the Philippines Open University Program at kumuha ng Associate in Arts. Ang kanyang ama ay si Maximilian Orile na isang marine engineer. At ang kanyang ina naman ay si Maria Alma Hermosa Orile na isang half-Spanish. Siya ay may isang kapatid na lalaki na si Joshua Miguel at may dalawa siyang kapatid na babae na sina Michelle Kathleen at Isabel Maxine at siya ang pangalawa sa kanilang magkakapatid. Silang magkakapatid ay parang foreigner dahil sila ay may dugong Spanish, Chinese at Filipino. Ang kanyang kapatid na si Kathleen ay ang panganay sa kanilang apat na magkakapatid at isa ring artista na makikita sa Honesto, Nathaniel, Dublicara, My Dear Heart, The Good Son, Starla, Ipaglaban Mo at marami pang iba. Inilarawan ni Christine sa isang panayam na ang kanyang kapatid na si Kathleen ay loving, generous, thoughtful and kind big sister. Si Kathleen ngayon ay may asawa na si Miko Santos na isang non-showbiz guy at isang banker na tubong Cebu. Ang kanyang dalawang kapatid na si Maxine at Joshua ay mas pinili nila na maging pribado ang kanilang buhay. Tungkol naman sa kanyang buhay pag-ibig, ang kanyang unang nakarelasyon ay si Jericho Rosales na isang actor, model at singer. Sila ay unang nag-team up noong 1999 sa weekly drama na Ang Munting Paraiso. At pagkatapos ay nag-team up sila noong 2000 sa teleserye na Pangako Sa'yo bilang isa sa primetime love team ng ABS-CBN. Habang nagtatrabaho sila ay na-inlove sila sa isa't isa at nagkaroon ng relasyon sa totoong buhay. Pero ang kanilang relasyon ay natapos noong 2002. Kahit nahiwalay na sila, ay magkatrabaho pa rin sila sa ilang mga proyekto. At ang kanilang love team ay tinatawag na Echo Team. Sila ay may teleserye na Sana'y Wala Nang Wakas. May mga pelikula na Forevermore at Ngayong Nandito Ka. At may proyekto sila noong 2009 sa primetime series na Dahil May Isang Ikaw. Pero may iba silang partners. Magkaroon sana sila ng reunion noong 2014 sa Bukto ng Pangako Sa'yo. Ngunit nagpa siya si Christine na tanggihan ang proyekto. Si Jericho ngayon ay aktibo pa rin sa showbiz. Siya ay kinasal kay Kim Jones noong 2014 na isang Australian digital creative, fashion influencer, blogger, stylist, designer at photographer. Pero napabalitang naghiwalay na sila noong 2019. Ang pangalawa na kanyang nakarelasyon na naging asawa niya ay si Dieter Ocampo na isang actor, singer, model at comedian. Sila ay magkasama sa mga proyekto na Because of You at Gimmick the Reunion. Sila ay sekreto ay kinasal noong September 12, 2004 sa isang civil rights sa Nueva Ecija. Pero hindi raw sila nagsama at naghiwalay rin sila. Si Christine ay nag-file sa korte noong June 21, 2005 para sa nullification sa kanilang marriage at nanullify ang kanilang kasal noong January 30, 2009.
Ang dahilan kung bakit hindi valid ang kanilang kasal ay ayaw nilang talakayin dahil may ma-implicate o masangkot na tao. Si Dieter ngayon ay busy na sa pagsisilbi sa ating bansa kung saan miyembro siya sa Philippine Coast Guard Auxiliary bilang isang Lieutenant Commander. Ang pangatlo at ang nakasungkit sa puso ni Christine ay si Oyuboy Soto na isang aktor. Sila'y unang nakakilala noong 2004 nang magbida sila sa unang pelikula na Inting Kabisote. Sila'y nagsimula bilang matalik na magkaibigan na napagkakamalang sila na kasi laging magkasama. Na kahit may trabaho si Christine ay nasa paligid lang si Uyo at pinadalhan pa ng pagkain. Ang aktor ay bumili ng singsing para ibigay kay Christine para sa pag-propose niya o para iregalo niya sa aktres. Sa panahon na yun ay close na sila sa isa't isa at hindi pa sila magkasintahan. Pero may plano na aktor na mag-propose sa aktres. Ibinahagi nila ang kanilang personal story sa isa't isa. Nag-join si Christine kay Uyo sa church at nakilala na ng aktres ang pamilya ni Uyo. Nung nag-propose na si Uyo, ay nag-walk out si Christine dahil hindi naman sila magkasintahan o wala naman silang label sa isa't isa. Sa kanang pag-walk out ay nagdarasal siya at matapos na mahigit 5 minutong pagdarasal at pagmuni-muni, napag-isipan niya ang pressure, bumalik siya at sinabing yes sa kabila na maraming katanungan sa kanyang isipan. Ang unique ng kanilang love story kasi pwede palang ikasal ang walang label o hindi magkasintahan. Sila ay magkaibigan ng 6 na taon, engaged noong September 2009, nagkasama ng 2 taon, at ikinasal noong January 12, 2011 sa isang beach wedding sa Talisay, Batangas, na ang reception ay sa Clabala Isabel sa Batangas. Sila ay nagkaroon ng 5 anak na si Christian Daniel na isinilang noong August 16, 2008 na adopted child nila. Si Andrea Bliss ay isinilang noong December 26, 2011 na first biological child nila. Si Caleb Hans ay isinilang noong October 11, 2014. Si Marvick Valentin ay isinilang noong November 5, 2016. Si Vittorio Isaac ay isinilang noong August 3, 2021. At ngayon ay buntis si Christine sa kanilang pang-anim na anak o sa kanilang fifth biological child na inihayag nila sa isang Instagram post noong February 19, 2024. May kaunting kalaman naman tayo mga Meg tungkol sa kanyang karera. Siya ay nadiskubre sa edad na 12 noong na-audition ang kanyang kapatid na si Kathleen sa show ng ABS-CBN. Ang aktres ay unang lumabas sa Ang TV noong 1995 sa isang youth-oriented variety show. Noong 1998, siya ay naging cast sa weekly drama series na sa Sandaling Kailangan Mo Ako. Noong 2000, naging cast niya sa primetime soap opera na Pangako Sa'yo na sikat top rating TV series of all time in the Philippines. At dito siya lubos na nakilala sa mundo ng showbiz, kung saan kasama niya dito si Jericho Rosales at naging most popular love team sila. Makikita siya sa pelikula na Forevermore na narilis noong 2002. At noong 2003 hanggang 2004 ay makikita siya sa Sana'y Wala Nang Wakas. Sa taong 2004 ay nag-team up sila ni Aga Mulak sa pelikula na All My Life. At sa parehong taon rin ay nag-team up sila ni Vic Soto sa pelikula na Inting Kabisuti, Okay Ka Ferico The Legend. Gumanap siya bilang lead role sa short-lived drama na Till Death Do Us Part noong 2005. At sa taong ding ito ay may pelikula siya na Inting Kabisuti ko Okay Ka Ferico The Legend Continues na naging box office queen siya. Lumabas siya sa Gulong ng Palad at Prinsesa na Banyera noong 2006 at 2007. At sa Dahil Maisa Ikaw ay noong 2009. Ang kanyang last project sa ABS-CBN ay sa action fantasy series na Nua na gumanap siya bilang isang diwata. Noong 2016, siya ay may television comeback sa GMA's weekly sitcom na Hi Bahay na kanyang first major role bilang kapuso artist. Noong 2018, ay nagkaroon siya ng special role sa kanyang comeback project na Bagani sa ABS-CBN na kanyang mother network. At siya ay may iba pang mga TV shows at mga pelikula at nakatanggap siya ng mga parangal dahil sa kanyang galing sa pag-arte. At ngayon ay masisilip niya na ang ilang bahagi lamang ng kanilang bahay at ang kanyang mga naipundar na mga negosyo at mga sasakyan. Sa kanilang private home ay may heartfelt reminders na naka-engrave sa kanilang stairs. Sa wall ay may mga larawan ni na Christine at Uyo na nakahang.
tumutulong sa mga gawaing bahay ang kanilang mga anak. At narito ang iba pang bahagi ng kanilang bahay. Ang mag-asawa ay may negosyo na The Farmers 2 na ang opening nito ay noong 2013. At may cafe business rin sila na Case Cafe na matatapuan sa Westgate Center sa Alabang na ang opening nito ay noong 2017. Sila ay nakapunda rin ng mga sasakyan tulad ng custom-made Vespa sidecar na nagkakahalaga ng 1.2 milyon pesos. Toyota Hiace 9-seaters na nagkakahalaga ng mahigit 1.2 milyon pesos. Nissan GT-R sports car na nagkakahalaga ng mahigit 12 milyon pesos. Ducati Monster 937 na nagkakahalaga ng mahigit 1.2 milyon pesos. At may iba pa sa lamang sasakyan na hindi nila ipinapakita sa publiko. Hanggang dito na muna mga Meg, at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Thank you and God bless!